Ayan, sa magandang gabi po sa lahat, no? Sa buong mundo. Ayan. So ngayon, ang topic natin ngayon ay kung may tao mang galit sa inyo na hindi ka tinantantanan, no? Lagi pinapakita, galit sa iyo pa. Gusto ka ng patayin, gusto ka ng kanin. So, ang tanging makuan mo lang sa kanito, take a revenge. Is pray for him or pray for her, okay? Ipagdasal mo lang siya na si Lord na rin bahala sa kanya. So, bakit ko to sinasabi? Okay? Kasi noon hanggang ngayon, may mga bagay talagang ganun. At in result ha, nakuan rin naman sila ni Lord. So, ganun lang po tayo. Kung may mga taong galit po sa inyo, ipag-pray mo na lang po sila kasi si Lord nang bahala sa kanila. Basta ang kwan natin ay huwag po tayong maalipin ng kapwa, huwag tayong mang-ape, huwag tayong masyadong maangas, mahambog, yung mga ganun. So, huwag po ta ating gawin yun kasi hindi po yun kay Lord. Ang sabi naman niya, super disciplinado si Lord, super masyado siyang kwan. Ayaw yung mga ganun na tao na parang walang, alam mo yun na, be, ano yung maging humanity ka? So, parang ganun. So, guys, sasabi ko lang, kasi ako, as in proven talaga noon hanggang ngayon, pray for them talaga. Kung mayroon man tao mga galit sa inyo, sa inyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo. So, pray lang. Kasi yun yung tanging paraan to stop them. Kaya si Lord ay makapangyarihan. At tayo ay tao lamang. May limit dito sa lupa. At si Lord lang din ang kukuha ng buhay ng bawat isa sa atin. At walang hihigit sa kanya. Walang sino man ang makapagpigil sa kanya dahil at siya ang Diyos. Basta alam mo kung anong tama. Kaya basta kung sino man galit sa inyo, ipag-pray mo na si Lord ng bahala sa kanila. At higit sa lahat, huwag kang magpapatinag. Huwag kang magpakita na takot ka sa kanya. Ang tanging takutan mo lang ang Diyos. Dahil yun ang sabi niya. Ang sabi ng Diyos, ako ang dapat yung katakutan dahil pag ako nagalit, wasak kayo.